Kasabay ng paggunita sa buwan ng wika, naglabas ng memorandum ang komisyon sa wikang Filipino na pinatitigil ang distribusyon ng mga aklat na may nilalaman umanong politikal, subversibo o ideolohiyang nanghihimok na labanan ang pamahalaan. Kabilang sa mga librong ito, ang mga akda ng mga tanyag na manunulat gaya nina Malu Jacob, Romel Rodriguez, Dexter Cayanes, Don Pagusara at Dr. Ruel Aguila. Umalma ang ilan sa kanila. Ayon kay Pagusara na nanalo ng ilang Palangka Award, 1980s pa niya sinulat ang kanyang dula tungkol sa buhay sa isang kulungan noong mga unang taon ng martial law. Katangisipan niya ito, bagamat nakabatay sa mga totoong pangyayari. Wala ring nakikitang mali sa kanyang isinulat si Aguila, lalo't higit 10 taon na niya itong naisulat at umani ng papuri at parangal sa Palangka. Yung isa tungkol sa satire on noontime show. Nasaan siya lang sa version. Pangalawa, tungkol ito sa isang preso na bumalik sa kanilang, tapos na yung term niya, pagbalik nila sa bahay niya at sa community, mas magulo pala ito kaysa sa preso. Nasaan siya lang sa version. So doon sa pangatlo, tungkol ito sa mga photographers. So nagko-cover sila from martial law to GMA. Nasaan siya lang anti-Duterte? Nasaan siya lang anti-BBM? Para sa manunulat at mananaliksik na si Romel Rodriguez, pagsupil sa kanyang malayang paglikha ang ginawa ng komisyon at lalabanan niya ito. Sa nagkakaisang pahayag ng higit 40 grupo sa pangungunan ng Tanggol Wika, iginit nilang ang pagbanggit sa ilang libro ng isinulat ng mga grupong itinuturing ng gobyerno na subversibo o revolusyonaryo ay bahagi ng akademiko at eskolarling proseso na ginagarantiya sa ilalim ng isang demokrasya. Positibo umano ang epekto ng mga aklat dahil ginigising ang kamalayan ng madla na kumilos tungo sa pagbabago. Imbis na pagbantaan, dapat paanilang hikayatin ng mga tao na basahin ang mga ito. Paano magkakaroon ng subversion sa isang aklat na open-open ang proseso, no? na dumaan sa proseso, sa peer review, sa editing, kagaya ng mga iba pang libro. Overreading ang ginagawa ng iba, no? OA kung sa tingin natin. Kaya hindi katanggap-tanggap. Kasi walang anumang sinabi sa mga aklat na yan na magrebelde o mag-aklas ang mga tao. Puna ni Professor Cheddar Hoxon, ang mismong ahensyang inatasang isulong ang pambansang wika ang siya pa mismong susupil sa paggamit nito. Hindi rin anya mandato ng komisyon na tukuyin kung aling libro ang subversibo o hindi. The main mandate of Komisyon ng Wikang Filipino is to develop and publish materials for the betterment of the national language. Yet, here they are telling that certain books aren't or should be pulled out from libraries and I don't know where else because it is subversive in nature when in fact the Filipino language is a reflection of the society. It is the reflection of our history, of our realities, and these books just offers a version of the authors or the society's realities. Depensa ni Commissioner Benjamin Mendillo Jr., isa sa dalawang commissioner na lumagda sa memorandum, tungkulin nilang sumunod sa batas. Walaan niyang pahintulot ng board ng komisyon ang kanilang pinunong si Dr. Arthur Casanova na ilathala ng komisyon ang mga libro na personal nilang itinuring na subversibo. Its decision to put a stop to the proliferation of these materials is not a form of censorship, but as a measure of control to prevent acts which are unauthorized by the board. These books have contained explicit words and the text types that does not belong really to on the mandate of the commission. So we actually stop it. We did not instruct for the pull out of those books. Agad itong sinalungat ni Dr. Casanova. Sa isang Facebook post, iginit niyang dumaan sa proseso ng pagrepaso ang mga libro kabilang na ang pagsang-ayon ng dalawang full-time commissioner. Itinanggi niyang minadali o ipinilit niya ang paglathala ng mga librong ito. Nagbabala siya na ang mga aligasyong subversibo ang mga libro ay maaring lumabag na sa freedom of expression at academic freedom. Ginamit na basehan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang Section 9 ng Anti-Terrorism Act o Inciting to Commit Terrorism
Sa ilalim ng probisyon, parurusahan ang pangujok na gumawa ng mga akto ng terorismo sa pamamagitan ng pananalita, sulat o anumang representasyon. Minsan na itong kinwestiyon ng tanggol wika sa Korte Suprema pero hindi ito pinawalang bisa. Sa inilabas na memorandum ng komisyon, nabigyan sila ng isa pang bala para questionin uli ito sa korte. Kagabi rin, no, ay may initial na konsultahan na ang mga authors na na-red tag kasama ang isang abogado, no, na dati rin kasama doon sa nagdepensa ng kaso natin laban sa anti-terror law. At pag sinabi ng KWF na yes, official na yan, I think ready na sila na questionin ito sa proper venue or proper forum. And yes, eventually, this can be a test case against the anti-terror law. Mike Navalio, ABS-CBN News.